Hey guys! Welcome back to my YouTube channel! At sabi ko, it's Abigay, kumusta na po kayong lahat? Sana ay ukit tayong lahat. At sa araw na ito, ay gagawa po tayo ng tinatawag nilang Russian Penicillin. Sinasabi nila na sa panahon ng World War II, ang Russia ay siyang bansa na gumamit nitong antibiotic, gamit itong dalawang or kahit ilang pirasong ahos o bawang sa Tagalog. Ito ang original na Russian penicillin, mga chabikoy, chabikay. And sa araw na ito ay gagawa tayo ng twist para naman yung ibang sakit sa katawan natin ay makuha sa pamamagitan ng paglagay ng iba't ibang ingredients. Pero originally, ang Russian penicillin talaga ay bawang lang talaga. So, ginamit nila ito noong panahon ng Yera, World War II. So, ito ang ginamit sa lahat ng sugatan ng mga sundalo sa Russia. Itong bawang. So, lahat ng mga sugatan, since wala silang panggamot noon dahil nga giyera, mahirap mag-transport ng mga penicillin. So, ginamit nila itong pampagamot sa mga sugatan ng mga sundalo at kahit na sa ibang tao na biktima ng giyera doon. So, yung ingredients natin mga bayan, dalawang bawang, limang kalamansi, and ayan, limang kalamansi ang gagawin natin. At meron pang luya at meron ding sibuyas. Yan, bali apat sila. Isang sibuyas, isang maliit na luya, limang kalamansi at dalawang bawang lang po kailangan natin. So ito na yung mga handa natin, mga chabikoy-chabikay. Nabalatan na natin yung bawang, tapos yung sibuyas, and then pati yung luya. Ngayon, yung gagawin natin ay atin siyang babanggurin dito. Ano ang tawag ng banggun sa Tagalog? Di ko alam yung pag-anon. Anyway, yung gamit nyo ay ito lang. Ito, bangguran sa Bisaya. Iwan ko man ng Tagalog ito. Tapos ito. Tapos ganyan yan. Tapos, mayroon pa kayo. Yung ito, tela. Na gagamitin natin pagsala dyan. So, kaya lang. Ngayon, alam nyo ba na ito ang nagpatanggal ng blood pressure ko. Mataas yung BP ko dati, mga chabikoy-chabikay, pati yung sa kapatid ko na may sakit na diabetes. So, ito yung baling ginawa namin gamot. Yung amodipin ko, tinapon ko na talaga. Hindi ko na ginagamit. Pati yung may vitamins na iniinom ko, yung Centrum or ano pa man, hindi ko na ginamit din. Kasi nga, itong mga ito ay loaded with vitamins and minerals na mga chabikoy-chabikay. Alam nyo ba na ang bawang ay gamot sa iba't ibang uri ng sakit? Sa ubo, sa sipon, and sa mga gamot din ito sa mga sugat, di gaya ng yung mga binibili natin gamot sa butika, hindi natin magagamit dahil dito. So yung gawin natin mamaya, pagkatapos nito, ay itigayin natin sila. Ayan. Tapos yan. So yan na yung kinalabasan niya. Ipigayin lang ito yung limang kalamansi. Yan. Kung meron kayo pang press, nabibili yung iganon mo lang sa bawang sa mga ito, mas mainam din yan.
Pero ito yung gusto ko eh, kasi comfortable ako dito. Malinis yung kamay ko ha. Ayan. So yan na yung kinalabasan niya, mga chabikoy, chabikay. And ang pag-inom niyan, ay ano lang, 3 times a day po tayo. So ito na po yung kinalabasan niya, mga chabikoy, chabikay. Ito na yung kinaghalong sibuyas, dalawang bawang, isang maliit na luya, at 5 kalamansi. So yan, ito ay gamot at mabisa sa anumang sakit. And natapos na po yung ginawa natin, mga chabikoy, chabikay. So yung gagawin natin ito ay inom po tayo dito 3 beses sa isang araw. That means to say, pagkatapos ng breakfast, pagkatapos ng lunch, and pagkatapos ng dinner. So isang kutsara lang po. Sobra pa. Maasim siya. Kasi nga, sa ingredients na. Pagkatapos ng uminom ito ay pwede tayong kumain ng prutas or tubig na maliit lang para mawala yung asim sa katawan natin. And gamot talaga siya. So while andun pa yung asim, pwede kayong uminom nito. Kasi mararamdaman mo eh, kasi nga bababa siya dito hanggang papunta doon dito sa kailaliman natin. So para maiwasan yung sa ibang tao, kasi ayaw nila ng amoy o ayaw nila ng sobrang asid dito, ikailan nyo lang po ng prutas. So ito. Ayan. Sinasabi na noong araw, yung edad ng mga tao yung makabot na 900 or 700, di pa po ang edad ni Tosila, yung apo ni Adan, ay umabot ng ilan nga ba? 900 plus or something, or 700 plus kata. Pero 900 plus pagkakalam ko eh. So, sa mga panahon niya on ay sila ay kumakain lamang ng mga gulay at prutas at isda. And kaya umabot yung edad nila or tumataas yung edad nila or pumahaba yung buhay nila dahil sa mga VG foods na kinakain nila. So sa pagdaan ng mga araw, nung nagkaroon na ng baha, sa panahon ni Noah, ay bumaha sa buong mundo at nagkaroon talaga ng pagbabago sa diet ng tao. Kasi nga, di ba pagbaha after 40 days flood, isa buong mundo yun. Total wash out yung lahat ng mga pananim. So, inialaw na po ng Panginoon na kumain tayo ng iba't ibang klase ng karne, pwede lang siya maduming karne ha. So, yung malinis ang mga karne yung inaalaw na ipagkain sa atin. So, that's why, bumaba talaga mga kabayan, mga chabikoy-chabikoy, ilan ng mga tao dahil doon. So, imbes na humaba pa sila, ay pagkatapos noon ay naging 60 to 70 years old na po lang yung edad ng mga tao. Pinakamahaba na yun sa time natin yung 100 plus. Swerte yung umaabot ng 200. Mas swerte ng mga tao pag umaabot ng 200 years old sa time natin ngayon. So yun yung dahilan. Pagkatapos ng flood, kumain na kasi tayo ng karne. Kaya nagkakaroon na ng iba't ibang sakit yung mga tao. Yung may mga cancer na, yung may mga bukol na. Dahil mahirap po talaga mag-digest na pagkain pang karne or iba't ibang pagkain na tulad ng mga noodles na mayroong mga wax. Alam niyo ba na yung wax ay natutunaw lamang pagkatapos sa 5 days katawan natin. So, mahirap talaga pag hindi tayo aware sa magiging sakit katawan natin pag kumakain tayo ng in excess sa mga pagkain na mahirap i-digest sa katawan natin. And yung ano kasi, yung kidney natin, parang filter yan eh. Alam nyo ba ito? Kaya nga sinasala atin kanina, imagine that this guys is the filter or the kidney. Na pag marami tayo kinakain, especially yung mga meats, pag dinadaan dito, ay yung mga ano niya is andito lang yung mga particles na solid form. Kumbaga, yung liquid ay kunti na lang. That's why, mas maganda yung liquid talaga
na marami tayong ma-intake. Kaya nito, by making it as a juice. So, pag na-filter na yan sa kidney natin, yung tubig, eh, dadaloy lang. So, walang may iiwan ng pulps or anong object pa man. Okay? So, yun. Kanina, may nagawa akong juice na ang ingredients ko ay pineapple, tapos ito, at saka ano, yung sayote. Ito. Since uminom ako dito ang gamot natin na Russian penicillin, ay pwede natin ipantulak ko. Healthy pa rin naman kasi juice. Gawa siya ng juice. Pure talaga. Sarap. Yun lang po mga kaibigan, mga nagsabi ko, sabi guys, sana may natutunan kayo sa araw na ito. And please don't forget to subscribe, like, and share sa YouTube channel ko. And marami po ako tayong gagawin sa susunod na mga vlogs ko mga nagsabi ko, sabi guys. So that's it for now. God bless and mabuhay po tayong mga. Thank you guys for watching.